So alright guys, welcome back to my channel. This is Ren Karima Par. So for today's video guys, panibagong loan app na naman ang ating re-review. So before that, gusto nyo po muna tayo. Lagi ko pong paalala na hindi po ako agent ng anuman loan app na aking re-review. Isa lang din po akong loaner na katulad ninyo. And make sure na tinatapos po natin yung video para magkaroon po tayo ng idea if totoo po yung sinasabi nila sa platform nila na low interest at long term. So si online utang po ang ating re-review for today. Online utang is an online personal loan app that provides quality online personal loans to Filipinos. Good credit, prepayment on time can increase the loan amount. So, kay pautang online or online utang, pwede po tayo manghiram ng 2,000 up to 60,000 pesos payable for 91 days up to 365 days, which is 3 months up to 1 year. So, yung kanilang interest will be 5% up to 30%. There's no service fee and transaction fee. So, must be 20 years old and above. So, for example, nahiram po tayo ng 8,000 payable for 180 days, which is 6 months. So, yung interest niya will be 394.52 pesos. So, 8,000 times 10% divided in 365 times 180. So, ayan po, yung total repayment natin will be 8,394.52 pesos. So, yung interest niya lang po is 394 pesos lang po sa loob ng 6 na buwan. So, alright, pag na-download na po natin sa Google Play Store sa online pautang, just simply open na po natin siya. And then, wait, and then, ayan, agree lang po natin yung permission niya, yung contacts, storage, camera, and location. And then, agree. So, yun po yung mga policy nila. So, basahin nyo lang po, medyo mahaba. Nasa inyo po if you want to read it. And then, register na po natin yung number natin. So yan, pwede na po tayo mag-apply. Click lang po natin yung apply. So as you can see, meron na dyan na 5,000, 8,000, 12,000. Pero nasa kay online pautang pa rin po if magkano po yung i-approve nyo sa atin. And then yung basic information natin, yung ID type. So pwede po yung PhilHealth, passport, driver's license, voter's ID, postal, SSS, UMID, and PRC. And then click done. Pag nakapili na tayo kung anong gusto nating ID. And then, picture na lang po natin yung ID card natin. And then, yung first name, middle name, last name, birthday, religion, educational level, marital status, number of children, resident address, and detailed address, location, length of residence, and yung email address natin. So, yan. Pagtapos na po tayo dyan, next na po tayo sa work information, yung work, and then work type, industry, monthly income, yung company name, company address, and detailed address ng ating company. And then, mag-ano lang po tayo dyan ng proof na nagtatrabaho po talaga tayo. Okay, yung certificate. And then, dito naman po tayo sa face recognition. It is only used to confirm your application limit and private information is strictly confidential. So, picture lang po natin yung sarili natin dyan. And then, ayan, pending review. So, wait lang po natin if maano tayo. So, ayan, as you can see, 2,200 pesos pwedeng i-disburse sa ating GCash. And then, yung first repayment natin will be 3,996 pesos. And then, meron pa po tayong matitira na 4 pesos sa January natin babayaran if na-approve tayo within this day. And then, pabayaran natin siya after 7 days. So, for me, I don't recommend online utang kasi sobrang taas ng interest. Biruin mo, 4,000 yung na-loan mo, 2,200 na lang po ang madidisburse sa'yo. And then, babayaran mo po sa loob ng 7 days is 3,996 pesos. So, meron pa siyang matitira na 4 pesos. Iisipin mo pa yon sa loob ng ilang buwan. So, yan sa info po if you want to continue loaning with online utang. Pero for me, I don't recommend it kasi sobrang taas na interest ni online utang. Hindi po tayo matutulungan, okay? So, kung may nakuha pa kayong idea regarding kay online utang, please give me a thumbs up and please subscribe to my channel and click the bell button para ma-notify pa po kayo sa mga susunod pang mga videos. So, stay safe mga ka-loaners. Ingat and God bless you all. Love ya!